So why am I struggling with my finances yet again? So I know a lot of you guys have been waiting for my cash stuffing tsaka yung financial budget natin for July. And hindi ko na maalala kung bumuha ako ng June, pero yung July definitely wala akong nilabas na video sa TikTok and sa YouTube. Padami na nagtatanong sa akin kailan ako mag-upload. Pero I can't. Because nagsistruggle nga ako. Number one reason was, alam niyo namang freelancer ako, diba? And kapag freelancer, inconsistent kasi yung earnings every month. And kung napansin nyo, yung mga budget natin ng mga nakalipas, mga 200k per month, yung earnings ko, 100k plus, ganyan. Pero this month kasi, ang konti lang ng earnings ko this month to the point na hindi ko alam paano siya ibabudget kasi hindi siya kasya sa budget ko. And also, umuwi din kasi yung parents ko. And yung mom ko kasi 3 years na siyang hindi nakaka-uwi. Yung dad ko 2 years na hindi nakaka-uwi. So, ayun na yung time para ma-spoil ko sila. Dinala ko sila kung saan-saan na kainan na medyo mahal. And of course, ako yung nagbayad kasi gusto ko lang silang ma-spoil. So, nung umuwi yung mom ko tsaka yung dad ko, tas ako na lang mag-isa ulit dito, dun ko na-realize na, oh my gosh, yung budget ko. Yung budget ko! Anyway, with that being said, nag-reflect ako sa sarili ko kung bakit nga ba nag-struggle naman ako sa finances ko. And this is to consider na freelancer ako, na inconsistent nga yung earnings ko. Kung consistent yung earnings nyo, kung employed kayo, maganda yon kasi for sure palagi kayong nakakatanggap ng earnings, pero ako hindi. So, ayan, in consideration na freelancer ako, ito yung mga reasons na nakita ko kung bakit nagsastruggle na naman ako sa finances ko. So, number one, I did not record any of my expenses. I know palagi ko itong sinasabi sa inyo and nandito siya sa planner ko. Dinatry ko naman na maglagay ng expenses. Dinatry ko pero hindi ko siya natatapos for some reason. Ayan, tinan nyo, isang araw lang ako nakapagsulat dito. May mga laman siya, pero hindi siya natatapos. And I know I'm telling you this all the time na gawin niyo to. But actually, this is the hardest part for me. Like, ever since college, tinatry ko na talagang itrack yung expenses ko, pero hindi ko nagagawa. Maybe because overspender ako. I tend to overspend. So, parang natatakot akong malaman yung katotohanan. Natatakot akong sampalin ng katotohanan na magastos talaga ako at malaki yung ginagastos ko sa mga kung ano-anong bagay. Maybe that's why. Pero ayun, hindi ako nagtatrack ng expenses ko. And alam naman natin kung ano ang nadudulot ng hindi pagtrack ng expenses. Number two, I have too many payment options. Meron akong cash, meron akong GCash, meron akong debit card, mga online bank transfers. So because of that, hindi ko rin makontrol yung paglabas ng expenses ko, ng money ko, kasi kung ano-ano yung payment option na ginagamit ko. Meron akong mga cash, di ba, yung kina-cash stuffing natin. And kapag naubos ko na yung cash ko, yung allowance ko, pag nakita ko, ay, may laman yung GCash ko, yung GCash na yung ipambabayad ko. So, basically, nag-overspend na ako, tapos ginamit ko yung ibang payment options. Number three, I failed to foresee kung ano yung mga upcoming and unexpected expenses. Hindi ko siya nalagay sa sinking funds and hindi ako ready sa kanya. Tulad doon, nung pag-uwi ng parents ko, ang budget ko lang for July, well, hindi nga talaga ako ng budget for July, no? Pero, alam niyo yun, yung budget ko for July, supposedly, hindi niya na-consider yung pag-uwi ng parents ko. So, ang dami kong ginastos nung nandito yung parents ko, kung ano binibili ko. Binilan ko ng coffee machine yung dad ko, tapos pinakain ko sila sa tablo. Yung tipong bill namin sa kainan, mga 2,000, 3,000, hindi ko na-foresee yon. And also, hindi ko rin na-foresee na lilipat na ako ng bahay anytime soon. In a few months, lipat na ako ng bahay. And wala pa akong furniture fund, appliances fund, wala pa akong ganon. Meron akong house fund, pero pambayad ko yun ng mortgage. Pero yung other than that na expenses, wala ako. So to conclude, the reason why I'm struggling is that I tend to overspend and hindi ako nagre-record ng mga things. I mean, kinoconsider ko yung expenses ko. Maayos yung budget ko in terms of other expenses kasi nababayaran ko sila yung bills, yung Netflix, yung life insurance ko, yung mga house mortgage ko, mga ganun-ganun. Maayos yon.
Pero yung pag-handle ko ng sarili kong allowance for the month, at saka yung pag-control ko sa sarili ko, ayun ang wala ako. So for this month, and I think for the next few months, hindi muna ako magbabudgeting or magka-cash stuffing kasi nga, i-reset ko yung buong budget ko. Magta-try ako ng different percentages. Ito yung sinasabi ko sa inyo na palagi ako nag-iiba ng mga percentage. Kasi it depends sa kung anong sitwasyon mo sa mga nakalipas na buwan or yung situation mo right now. So, huwag kayong matakot na mag-adjust ng mga percentages nyo pagdating sa mga budget nyo. And also, I would like you guys to do the same. I want you guys to look at your budget and reflect kung ano bang mali, kung ano ba yung sobra, kung tama lang ba siya, kung tama lang yung budget nyo and it works for you, that's perfect. Congratulations. Pero reviewin nyo pa rin siya kasi you can always make it better and you can always make it fit your lifestyle more. And you never know, baka pag tinweak mo siya ng a little bit, mas lumaki yung savings mo, mas magkaroon ka ng budget for emergency fund, mga ganun-ganun. So that is it for this video. Thank you so much for watching and remember that you can always do anything you put your mind on.